Simula 2010, ibinibida na ng COMELEC ang kredibilidad ng automated elections gamit ang precinct count optical scan o PCOS machines. Pero ang isang election watchdog nangangambang maulit sa election 2013 ang kapalpakan umano sa pag-transmit ng impormasyon ng PCOS machines noong 2010. Balita natin ni Salima Refran. Taong 2010, nagganap na mabagong sistema ng pagboto sa bansa. Mula sa mano-manong pagsulat ng pangalan, naging pag-itim na ito ng bilog sa tapat ng pangalan ng kandidato. Sa kauna-unahang nationwide automated election sa bansa, sa mga precinct count optical scan o PCOS machine na inilagay ang mga balota, goodbye na sa mano-manong bilangan. Napaandar lang ang PCOS machine ng isang security key na hawak ng isang BEI o Board of Election Inspector. Kailangan magpasok din ng password. Pag-ayos na ang lahat, sakalang pwedeng isubo ang mga balota at makikita sa LCD screen kung tinanggap ba o hindi ang mga ito. Pagkatapos ng botohan, magpapasok naman ang private key ang election inspector para sumahin na ng PCOS ang lahat ng boto na ipiprint bilang election return at hiwalay ding ipadadala sa main server ng COMELEC gamit ang transmission device. From the grassroots comments of our coordinators, they see that it was more peaceful because it was faster. The results were also faster, less time to maneuver. Pero sa pagsusuri ng election watchdog, the Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, may halos 9,000 presinto ang di nakapaglabas ng election return sa COMELEC Public Access website na siyang bagsakan ng lahat ng datos matapos may padala sa 3 consolidation canvassing system. Sa mga presintong may election return naman, halos 40% ang may kulang na datos sa isa o higit pang posisyon. Kulang-kulang yung data. Napakahalaga na kumpleto yung pinadalang datos dahil lamang sa kamalian ng programa ng PCOS at ng canvassing computer, yung CCS, 13,000 ang hindi kumpleto dun sa 60,000. 33% is unaccounted for. 33% that COMELEC should actually complete to give us a true picture of what happened. Pero may solusyon na raw dyan ng COMELEC. Meron din tayong mga back-end na modifications na magpapabuti dun sa proseso natin. Halimbawa, yung mga teachers, hindi na sila pwedeng mag-accidentally create ng mga transmission files, no? Para maiwasan yung confusion sa mga report na tinatransmit nila. Tulad noong 2010, sa Smartmatic pa rin manggagaling ang teknolohiya ngayon ng PCOS machine. Ang problema, ayon sa COMELEC, kahit nakadakda sa batas, ay wala na raw oras para ma-review pa ng mga political party at iba pang interesadong grupo ang source code. Ang programang nagdedetalye kung paano bibilangin ang mga PCOS machine ang mga boto sa 2013 elections. Ito rin ang mekanismo upang masuri kung nagkaroon ng dayaan. Para siguradong hindi na mapalitan, mag-generate ka ng tinatawag naming hash code. No, a hash code is a meaningless string of characters, letters, numbers, no, na nag-identify doon sa source code na yon. The source code is there, it's been reviewed, it's been certified, and it's been the basis of the trusted build. Trusted build, ibig sabihin, gumawa sila nung program based on the source code. Wala rin daw mekanismo para matukoy kung mismong Board of Election Inspector ang nagpadala ng election return dahil wala silang sariling digital signature. In the same manner na pinipirmahan yung dokumento, yung election returns, physically, kailangan din pirmahan yung transmission, yung electronic transmission, no? Otherwise, hindi natin alam kung sino yung nagpadala. Merong ganong mekanismo yung PCOS. At vinerify at vinalidate na yan ng Korte Suprema na nagsabi na yung aming implementasyon ng digital signature ay sapat na, no? Na compliant sa batas. Ang tanong, sapat na ba mga ito para masigurong walang hukus-pokus sa ikalawa nating nationwide automated election? Baka ba ang ibas tungkol sa pagdaraya, no? I'm not saying, as I said, that it is going to be an anomalous-free election. I don't even know if there's such a thing anywhere in the world as an anomaly-free election. But the thing is, bigyan naman natin ng pagkakataon. Mahalagang maplansya ang mga gusot sa proseso ng botohan at bilangan. Dahil ang bawat boto, taya ng taong bayan sa pamamalakad sa gobyerno. Salima Refran, GMA News.